right now, really, there's no timeline for me. At 25, I'm so lost. Diba? Na-apektuhan ka ba ng broken? Ay, hindi po, hindi naman. I think it's more of quarter life crisis. Siguro ang pinakamalaking natutunan ko talaga kay Lexy is yung know your self-worth and how you cannot love anybody else if you don't love yourself enough. Mm-hmm. Parang there's a level of self-love for you to be able to give an amount of love to somebody else. So siguro yun yung pinakamalaking learning ko. Yung pinaka-dapat din nilang mag-focusan dito sa show na to is not only the infidelity, it's the character's behaviors. Mm-hmm. Each and every character is different. And yun nga, yung reaction mo sa bawat character, kailangan ibase mo dun sa mga pinanggalingan niya, sa mga pinagdaanan niya. So, pwede nating i-apply sa buhay natin na lahat ng taong nakikilala natin, hindi natin alam, may mga silent battles sila na hinaharap na wala tayong kaklu-klu. Kahit tumaharap sila sa atin na nakatawa sila or ano, hindi natin naiintindihan yung kabuuan ng lahat ng bagay. So, wag nating husgahan yung mga desisyon na ginagawa ng mga tao para sa sarili nila. Hindi po talaga sumagi sa isip ko na umalis sa ABS. Alam ko na after na hindi tayo nabigyan ng franchise, I know, yun nga, sabi ni Z, alam namin, and may confidence kami sa home namin na they will make a way to still keep the family together. And that's what ABS did. And we're so, so grateful. This project, such a big, big blessing. Sa akin, sobra-sobra po. It has opened so many doors for all of us. Yun nga, yung pagiging active natin sa digital platforms, it has opened bigger doors and also windows to share our talents, not only locally, but on a bigger platform. Ay, mo na-imagine sarili mong mag-settle down. I mean, you're still young. Pero diba? Siguro a few years ago kung tinanong niyo, gusto ko na talaga. Pero ngayon, na pag nagmamature ka pala, nauusog yung timeline mo talaga. Na parang nare-realize mo din na you don't have to settle down right away. Right now, really, there's no timeline for me. At 25, I'm so lost. Diba? Na-apektuhan ka ba ng broken? Ay, hindi po, hindi naman. I think it's more of quarter life crisis. Hindi, pero maganda rin namang proseso to at pinagdadaanan talaga kasi to ng lahat ng tao eh. Na parang when you're young, you tend to gusto mong nagmamadali ka sa buhay, parang gusto mo nang bigyan ng end, ng happy ending yung sarili mo. When in fact, you should enjoy the process. Parang absorb everything that you can absorb, learn everything from everyone that you can. Yun nga, it gives you a better understanding of the people that you interact with, the people that you work with. Wala pa akong plans at all. Or sino ang pinaka na-appreciate niya while doing the series? Or ano? Lahat naman sila, pero yun nga, tulad ng sinasabi namin sa bawat press ko, at sa tuwing nag-uusap-usap po tayo, malaking pasasalamat po talaga namin lahat kay Ate Jody, because si Ate Jody held everyone together, you know, just seeing yun nga yung kung gaano siya kakalma, how she reacts to sa mga katrabaho namin, how she reacts to situations na kahit hindi maganda, you will see talaga that there is grace, and really she thinks about what she will say. She was very nakaka-inspire, which namomotivate kami to be better people. Talaga yung sobrang pasasalamat ko kay Ate Jody. At may pa-acupuncture, di ba? At may pa-acupuncture. Talaga yung alam namin eh, na everyday siya yung pagod na pagod. But at the end of yung mga taping days namin, after 5 days, siya yung may gusto na magbigay ng ma-relax lahat ng mga kasama. Yayakapin ka niya pag nafe-feel niya na hindi maganda yung mood mo. So, ganun talaga. So, nakaka-motivate at nakaka-inspire bilang artista din po na
kung si Ate Jody, ganyan, ano namang karapatan ko, di ba? Ano namang karapatan namin to react in a different manner.